Hi guys! Welcome again sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Gretchen, isang OFW dito sa Hong Kong for almost 3 years. Welcome to another episode of our sit-in discussion. So, pag-uusapan natin ngayon mga besh, ang isang negatibong kaugalian nating mga Pilipino. Yes, Pilipino. Dahil ako po ay Pilipino, so Pilipino. So, pasintabi po sa lahat, hindi ako eksperto dito or hindi ako magaling sa public speaking, but I try my best. Ayan na naman ang aking English. Pagtatawa na naman ako nito. So, welcome to our channel, mga besh. So, today, at this moment, pag-uusapan natin ang ating mga ugaling. Nakakasira din. Kung hindi natin napapansin, ito ay parang isang anay na sumisira sa ating pagkatao. Ano ba ang tinatukoy ko? Ano? Hulaan niyo mga besh? Ito ay inuulam natin. So, pag-usapan natin ang crab mentality nating mga Pilipino. Isa yan sa mga, sad to say, top 1. Pinasosyal lang natin yung crab mentality, no? Pero yung totoo, inggit talaga yun. Pinaano lang natin yung inggit natin ba? Pinasosyal. Yung pagiging inggitera or ganun. Yung crab mentality. So, tatanggapin man natin o hindi, yun ay isa sa mga negatibong kaugalian nating mga Pilipino talaga. Nagiging aware ba tayo sa ganong kaugalian? If yes, then sana ma-try nating baguhin. If no, then sana maagapan agad. So, tingnan nyo naman, besh. Ito na lang yung tingnan nyo. Kaya sinasabi yung crab mentality, tingnan nyo o isipin yung maigi o pagmasdan yung maigi ang karakteristik ng isang crab. Di ba pag nasa timba siya, marami sila, hindi ba? Marami sila. And then yung isa, malapit nang makalabas doon sa timba. And then yung isang crab, gusto din niyang lumabas doon sa timba. Hanggang sa ma-pull off niya yung isang malapit nang makalabas sa timba. Yun kasi yun eh. Yung parang inaapak-apakan nilang isa't isa. Yun. Hindi, nakita niyo ba yun? Yung ganun yung sitwasyon? Nakita niyo ba ang ganun sitwasyon sa isang crab? Parang inaapak-apakan nila yung isa't isa. Tapos kinakagat-kagat nila yung isa't isa. Tapos kanilang ano. Kung hindi yun napanood mga besh, panoorin nyo. Or mag-ano kayo ng crab, tingnan nyo yung characteristic ng crab. Kung minsan tayo mga Pilipino, o hindi lang Pilipino, tayong mga tao, tayong mga human being, ay minsan ay ganun. Yung bang hindi tayo masaya pag may nakikita tayong successful? Yung bang naano tayo na, si ganito, ganyan, blablabla, whatsoever, blablabla. Ang dami na sinasabi. Pwede bang sabihin lang ng ganito kasi siya, hardworking siya, ganyan kasi siya, ganyan. Hindi na yung sabihin mo pa yung mga negative na mga pinagdaanan niya or yung negatibong characteristic niya. Yun. Napa ano yata yung sinasabi ko ah. Pasintabi lamang po mga besh, wala po akong pinaparinggan dito sa aking sit-in discussion na ito. Kung ikaw ay natamaan sa aking discussion na ito, please keep on silent dahil hindi ko alam na ikaw ay natamaan. Okay? Okay ba yan mga besh? Okay? So, sana ay maging open
mind tayo ditong lahat sa set in discussion natin. Then, kahit naman ako ay learning pa rin ako. Though, alam mo naman na ganun yung crab mentality, pero diba, hindi mo maiwasan na makapagbigay ng negatibong komento sa isang tao. Normal lang yan, kasi may ano man tayo, freedom of speech, freedom of express ourselves, pero dapat limited lamang yung hindi nakakasira ng ibang tao din, diba? Kasi kung nasubrahan naman yung freedom of speech natin, negative na pala yung mga sinasabi natin, hindi lahat ng tao naiintindihan tayo. Hindi lahat ng tao kilala tayo. So, hindi natin kailangan i-express or explain pa masyado yung ating sarili. Dahil, di ba? Once we said it, yun na yun. Hindi mo na mababawi yun. And, yun lang agad. Crab mentality ng ating mga kababayan, ng kagaya ko. For example, myself, no? Kasi wala na akong ibang i-example kundi ang sarili ko and based on my experience to that. Kagaya ko, I know na hindi ako perfect. Hindi, may mga pagkukulang ako bilang anak, bilang kapatid, bilang kaibigan, bilang pamangkin, or bilang human being. May mga ano ako doon, may mga lapses ako doon. And I am trying my best na makuha, maano yun, ma-refund, ano ba yun, alam mo yun, matakpan or makabawi man lamang. But along the way, hindi pa pala yun, hindi nila nakikita yun na nagre-reach out ako, hindi nila nakikita yun na ganun. And they were always telling that kasi siya, ganyan siya, sarili lang yung iniisip niya, wala siyang pakialam sa mga ganito, wala siyang ganyan. Diba, side ko, masakit yun. Kasi, sino ba kayo para pagsabihan ako ng ganyan? Hindi nyo alam kung pinagdadaanan ko. Hindi nyo alam kung ano yung mga na-experience ko bago ko makuha ang isang bagay, bago ko marating kung saan ako narating. Nandun ba kayo nung tinulungan nyo ako? Di ba wala kayo? Yun yung sad story ng sa story na yun. Yung sad moment. And to take note, mga besh, wala kayong ibang kakampi kundi ang yung sarili at si Lord. Di ba? Kayo lang talaga. Kung someone's trying to fall down, then iiyak nyo yan, sabihin nyo kay Lord, and kung gusto nyo mag-share sa mga nakakatanda sa inyo, then share. And then, pray for it, pray sa mga taong ganun, and na sana ma-enlighten ang isip nila na okay na, makita nila kung sino ka ba talaga, kung makita nila yung rare na pagka ikaw, di ba? Kaya sana maging aware na tayo nito, mga besh, yung pagiging crab mentality natin. Yung crab mentality, in short, inggit yan. Nagsisimula lang yan sa simpleng bagay, hanggang sa lumaki. Ang inggit, hanggang napunta na siya sa jealousy. Kaya parang ang daming characteristic ng crab mentality na yan. Yung baga, you are not happy if someone's successful, doing good, doing great, and you are not doing good, and you're throwing words against them, against her, against everyone na hindi maganda ang impact para sa kanya. And to think ha na para siyang virus na habang tumatagal, lalong kinakain yung sistema mo na parang you are not happy when you see that someone, when you see her Facebook, when you see something na good sa kanya, is nanggagalaiti kayo sa galit. Kaya
mga besh, mga sisters, mga ano ko dyan, mga kaibigan ko, magiging aware po tayo sa ganong kaugalian. At sana ay ma-check natin yung sa ating sarili. Kasi kung meron tayong ganun na mentality, ibig sabihin nun, we're not happy person. Kasi nandun lang tayo sa mga negatibong mga bagay. Sana ay mas piliin natin na maging masaya. At maging masaya para sa iba na nagiging successful sa kanilang buhay. Hindi yung lagi natin inaano na, ganito. Anyway, yun lang. Yun lang. Kasi nga, deserves naman ng lahat na maging masaya at maging successful no matter what yung kanilang ginagawa. Kung ano mang feel, kung saan man silang field na maano sila maging successful. Kaya ipag-pray natin yung ganyang mga ano, ipag-pray natin yung ganyang mga tao na sana i-enlighten nila ang na-enlighten ni Lord ang kanilang pag-iisip. Pasensya na mga besh kung masyadong mahaba ang aking topic ko na ito. Grabe, mentality lang naman to. Kang dami-dami ko nang sinabi. Basta, yun. Kung hindi kayo nakakita ng crab or something na ano, din punta kayo sa ano, sa palengke, doon sa may ano. Punta, pagmasdan yung maigi kung anong characteristic ng isang crab. Diba? Inaapak-apaka nila yung kapwa nila crab, and then pinupull down nila yung may maka-escape na ginaano nila sa kanilang kamay. So, ganun din tayo kung minsan. Pero hindi tayo crab ha. We are human being. So, hanggang dito na lang ang aking discussion na ito. Sana ay hindi nyo ako i-bash mga besh. Kung natamaan man kayo, please keep on silent na lang kasi hindi ko alam kung natamaan kayo sa topic ko na ito. And if you like this video, this type of video, sit in discussion mga besh, please let me know. So, magkakaroon na tayo ng iba't ibang topic ko. Kahit ilang minuto lang. So, habang ako ay naggumagawa ng topic kong ito, ako din ay nalalearn. Nagle-learn din naman ako. And sa palagay ko, capable na ako na mag-share ng thoughts ko about this. Kaya ginawa ko ang video na ito. So, that's it for this video, mga besh. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And click the bell button down there below. So, every time na may bago tayong upload na video, you are get notified. And always remember, be good and be a blessing in the world today. And God bless us all. Bye!